Last, bago po ang lahat, papakita ko sa inyong kilikili ko. Ayan ang sakit. Pigsang dapa o pigsang walang mata. Ayan, kita niyo naman. Dati nagkaroon ako niyan sa Kuwait. Ayan, inoperahan siya. Walang anesthesia o hindi tumalab yung anesthesia. Ewan ko, ang sakit talaga. Pasensya na sa kilikili ko. Eh, ayan, dadadala na talaga ako mga dong. Hindi ko na talaga siya papa-opera. Disclaimer lang po mga dabardagula. So ito po ay sa akin ay tinry ko lang pero effective naman. Una, nagpakulo po muna ako ng tubig. Ayan, lagay ko siya sa takure para hindi aksaya sa gasol. Siyempre pauli-uli ka magpainit ng tubig. So mas maganda mag-ipon na lang kayo sa isang takure. So ayan nga pala, pakita ko sa inyo una kong pigsa. Ayan, nagkaroon din ako ng pigsa dito. Tapos minus. So ito, papakita ko sa inyo yung kilikili ko. Ayan. Naglagay lang ako sa bote. Ayan yung bote na tinry ko. Nagyan ko siya marigamgam na tubig. Yung kaya lang po ng init ng kilikili nyo. Kaya lang po ng init ng balat nyo. So ayan, inikot-ikot ko lang siyang ganyan. Pinatagal-tagal ko siya. Para mawala-wala yung sakit niya. Talaga naghahakot na siya. Sobrang sakit. So nadala na talaga ako magpa-opera niyan. Kaya ayoko na talaga ipa-opera. So try natin to. Pero pag no choice talaga, talaga pupunta na ako sa ospital. Wala tayong magagawa. O operahan ka. Pag hindi lubas ang mata mo. So ayan, inikot-ikot ko lang siyang ganyan. Ilang minuto pa, ulit-ulit lang po yung ginagawa ko, mga kadarpagulas. So, syempre, paulit-ulit, nakakangawit din talaga ng kilikili, ano? O, focus pa sa camera, itim ng kilikili ko. Pasensya na kayo, mga kadarpagulas. So, ayan, ilang may amoy pa, char. So, ayan, kailangan lang ganyan. Sobrang laki po siya. Mas malaki pa siya sa piso. So, ayan, namamaga na rin siya. Naghahakot na siya. Nga pala, huwag niyong hahawakan ng kamay niyo yung pigsa. Kasi, syempre, pag marumi yung kamay natin, ay talagang baka matetano o magkaroon ba ng infection ng ating kilikili na mayroong pigsa. So ayan, ginagawa ko ganyan lang po, pinainit ko lang siya. Ayan, para malapad siya, ayan, madiliit maigi yung kanyang bote na medyo maligam-gam. Tinalian ko nga pala siya dito sa ilalim ng aking kilikili kasi yung maga niya bumababa. Sobrang sakit talaga kaya ganyan yung ginawa ko. Medyo naampaw naman na ano naman yung kanyang maga at saka hindi naman siya masyadong masakit na pag may taling ganyan. Sobrang sakit agad, nakakangari ng kilikili. Parang nga akong siga niya pag naglalakad, lagi nakataas yung braso ko. So ayun, ulit ko lang paulit-ulit lang mga 10 minuto ko po itong ginagawa na paulit-ulit. Yan, para mawala-wala yung hapdiokrut niya. Talagang masakit. Yun nga lang, titisin niyo rin yung ngalay. Yan. Pero yun po talaga, mas kailangan po natin magpa-check up o pumunta sa ospital o doktor para po makita po ano po yung reseta nilang gamot. Kasi ako po bawal po ko uminom ng antibiotic. Kaya hindi na po talaga ako nagpunta ng ospital kasi no choice naman ako. Para rin naman mangyayari, ooperahan din yan. Pero tatry ko muna sa bahay. So kaya yun, bawal din naman ako ng antibiotic. So hindi na rin ako nagpa-check up. Pero kayo po, kailangan nyo po magpa-check up sa doktor para po sa inyo rin naman na kaligtasan. Dahil syempre, kahit pigsa lang yan, napabasa ko rin naman sa Google, medyo delikado din po ito. So, ayan. Kung ayaw niya man po ng bote, pwede naman po yung bimbo natin. Ayan, buhusan na po ng maligam-gam na tubig. Ayan, palamigin lang po at huwag po masyadong sobrang init na nakakapaso sa balat. At dayon, lubas na nga yung mata niya. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng koyo. Ayan, ipapakita ko po sa inyo kung paano gamitin yung koyo. At ito po yung koyo na 3 pesos po ang isa. Ayan. Siyempre, paiinitan nyo po muna siya sa isang, pwede po yung plancha, pero ang ginamit nyo po ay plancha sa buko. Ito mga kabardagula, meron kong konting lumalabas sa kanya. So, kaya ang ginawa ko ay, pinanasan ko lang siya ng cotton. Ayan, then nag-gloves din ako para hindi malagyan ang kamay ko at maihawa ko sa ibang parte ng aking katawan. Itsura ko pag natutulog ako. Ganyan. Ayan, ganyan ang ginagawa ko. So, ito na, within 10 days, ayan, wala na ang aking pigsa. So, walang opera. Yun lang yung ginawa ko. So, try nyo rin po yun. So, ito. Kikili kong maitim na lalong itim. So, don't forget to subscribe my YouTube channel. Click like and share. And forget to click the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos.